Hi guys! Ayan nga, nandito ako ngayon sa festival kasi sumama ako kasi kukunin namin yung pinagawa kong salamin. Kasi hindi ako po pwede dibang walang salamin. And nung nag-start yung quarantine, dalawa kasi talaga yung ginagamit kong salamin. So yung isa is yung everyday ko halos ginagamit pagka hindi ako nakaka-contact lens. Tapos eto yung isa, yung MCM, meron pa akong tigyawat. MCM siya. Ito yung ginagamit ko pagka umaalis lang ako, and ayun, basta mas madalas itong ginagamit pag umaalis. And aksidente kasi na nadaganan. So medyo na deform yung pinaka lens nung salamin ko na isa. So nag-decide ako na magpagawa ngayon ulit sa Sunny Spec. Dito sa, meron sila ditong store sa festival. So kahapon yun pinagawa ng husband ko, and pinadala ko lang sa kanya tong salamin ko para pag gayahan ng grade, and ayun yung pinaka lens. And namili na lang ako online ng pinaka frame, and ayun nga, kukunin na namin siya ngayon. So kinabukasan siya guys, pwedeng makuha. And ayan, update ko kayo mamaya dun sa itsura ng ano, kasi I'm sure sa bahay ko na siya i-unbox, kasi ayan nga, kailangan ko pa siyang i-disinfect and all. So nandito lang ako sa parking, hindi na ako sumama lumabas kasi para less ano na rin. So yung husband ko na lang yung nag-pick up, since siya rin naman yung nagpagawa. Sumama lang ako talaga. And ayun, ano na ngayon, 3:46 na ng hapon. And ayun, siguro mga 5 or 6 magsasara na rin yung mall. So hindi na rin talaga ako bumaba, just pipick upin lang naman talaga yung salamin, para hindi ko kailangan gamitin tong MCM ko na salamin for everyday, kasi yung everyday talaga siya yan pag nanonood ng TV and all. So ayun, and ayun nga, and good thing mas maganda rin yung design ng Sunny Spec. So I think ma-enjoy ko naman siya, and sana magaan lang din siya gamitin. So, and maganda yung fit niya sa akin para ayun, and magkaiba talaga sila ng itsura, kasi ito is medyo dark, and ganyan with MCM na design. And yung isa is ano siya, hindi ko pa talaga siya nakikita actual. So yung design niya ipapakita ko rin sa inyo mamaya, and ano. So pwede nyo i-visit yung Sunny Specs, makakakita kayo doon ng mga designs and all ganyan. Meron na rin sila na consultation, and ano, kung mag-visit kayo kasi sa store tapos magpapasukat talaga kayo, is meron din dun sa website nila na kung paano magpa-book. Kailangan magpa-book before magpunta ng store para ma-accommodate kayo. Kailangan meron kayong slot. So ayun, balitaan ko kayo guys mamaya. Pag naka-uwi na kami, and unbox natin yung salamin. Tingnan natin kung ano yung quality and itsura niya, and kung tama ba yung sukat base dito sa pinagbasihan nila yung ginagamit kong salamin and all. So yun guys, see you again na mamaya. Hi, sayo na nga guys. Hindi ko ina-expect na ganito yung mangyayari, kasi nagpunta pa kami dito sa festival, which is dito sa Alabang from Dasma, dahil nakaschedule talaga yung pick up today. Pero tagpunta na ng husband ko dun sa mismong ano para pick up, and sinabi nila na daw yung dineliver kanina na salamin na pinagawa namin for pick up na nga siya today, eh meron daw palang damage, kaya so for replacement, and bukas pa daw makukuha.
Which is kanina pa yon. Sana sinabi na nila. So, in-inform nila. Alam naman nila na may pipick up today. Sana in-inform nila yung pipick up dahil hindi naman biro din yung lumabas. Lalo na ganito ang naka-quarantine and may COVID. Sana in-inform lang nila. Yun lang naman talaga yung mali nila. So, nilino na lang din ang husband ko. No? So, paano yun? So, hindi na namin pipick upin bukas. So, ipapagrab na lang daw nila and sila lang mag-handle. So, and nang wala naman pala kami mapipick up, so sana nagkaayos na and papa grab na lang nila bukas. So yun guys, inform ko na lang kayo mamaya. So ayun nga guys, nandito kami ngayon sa Starbucks and nandito lang ako sa sasakyan, hindi ulit ako bumaba. So yung husband ko na lang yung bumili. So ayun, medyo nainis lang talaga ako. Nainis ako sa Chinese Specs. Kasi first time ko namang sumubok sa kanila. Kasi usually sa ibang optical naman talaga ako nagpapagawa ng salamin. And ayun. Tinili ko na magpagawa ngayon sa kanila to try. Pero ayun nga, unang pagawa ko pa lang. Okay lang, ako hindi ako, usually hindi ako kumikibo kahit na anong klaseng store. Hindi ako talaga, sa mga nakakikilala sa akin, hindi ako talaga pala ganyan. So, nakakataon nga lang kasi na nagbo-vlog na ako ngayon. So, mas na-express ko na yung gusto kong sabihin. Pero, in a nice way pa rin naman. So, basta pa makatotohanan lang tayo. Wala namang masama dun kung sabihin natin yung gusto natin. Hindi ko sana sinisiraan and okay lang naman sa akin since hindi ko pa naman na-experience yung mismong dun sa quality nung ebenebenta nila or dun sa quality ng mga salamin nila. So, ibang kaso yon. So, ngayon yung inireklamo ko pa lang naman is yung mismong service nila, how to handle yung mga ganitong sitwasyon na kailangan siyempre yung customer mo lalo na sa panahon ngayon isiniisip din naman nila yung safety talaga ng kliyente or ng customer na sa panahon ngayon is hindi naman talaga biro lumabas. So ang sa akin lang yung nakikita ko talaga na pinaka pagkukulang nila doon is pinagawa yun kahapon, nakaschedule na pipick upin ngayon from 12 PM onward. So, anong doon oras na kami dumating doon, almost magpo-4 na ng hapon. And saka lang nila sasabihin na, sir, hindi po mapipick up ngayon yung ano, kasi nagkaroon po ng ganito kanina, and ganyan, hindi po na, ready for pick up ngayon yung salamin. So, bukas na lang po ipapagrab natin. Or okay lang naman yun, kung sana sinabi na lang nila, kanina, bago makapunta yung customer to pick up yung item, yung salamin. Kasi, sa totoo lang, lalo na kasi sa amin, pag lumabas ka, is need mo ng maligo bago ka. Ano, diba, tapos wala namang nangyari dun sa lakad. So, yung abala na, ano, since hindi rin naman siya ganun kalapit. So, ayun yung nakakainis, diba? Nakakainis. Yun lang, kailangan din maano yung mga ganong pagkukulang lalo na sa panahon ngayon. Kaya nga, sila rin mismo nag-o-offer sila ng mga online booking, mga online na schedule talaga, if magpapasukat or ano, diba? Sila yung gumagawa din sila ng mga ano for the safety nila and safety ng mga customers nila. So, sure sa ganun sana sitwasyon na nangyari kanina, sana in-inform na lang nila para din naman sa safety ng magkabilang ano yun eh, na magkabilang panig, diba? Sana lang. Kasi hindi naman na tayo ano ngayon, lahat naman po pwede mo nang itawag and po pwede mo nang i-text. So, sino ba naman yun, i-inform mo yung customer na hindi niya makukuha yung item, so huwag na silang pumunta ng store and ipapagrab nyo na lang kinabukasan, diba? Wala namang problema doon, lalo na ipapagarap nyo, gagawin na lang namin, mag-iintay kami, diba?
yung karuktong nung video natin kahapon, yung pinalm ko kahapon habang nung nagpunta kami ng Festival Alabang, and ayun, nakwento ko na rin naman dun kung ano yung nangyari. So, di ba nangako sila na ipapa-deliver na lang nila kinabukasan. So, today, pinadala na nila. Numating siya siguro, bago mangyari yun, umaga, naghintay kami hanggang halos alas dos ng hapon, pero hindi pa rin nila napapadala. So, nag-decide na naman yung husband ko na tawagan na sila para itanong kung ano na yung nangyari dun sa ipapadeliver. So, tumawag kami, and then, ang sabi, pakiintay na lang kasi paalis na yung rider, yung magde-deliver. Siguro mga 2 pasado na siguro yun. And, ayun. So, dumating siya guys from Alabang, papunta dito sa Dasma ng mga 4 siguro. Magpo-4 na siguro yun ng hapon. So, ayun, dumating na nga siya. And, insert ko na yung pinaka-exactong itsura niya pagdating. So, naka-paper bag siya. Yung insert ko na clip kanina. So, naka-ganon lang siya. Yung pinaka, parang binili mo siya mismo sa mall. So, ganon yung itsura niya, naka-paper bag. So, dahil tinapon ko na yung paper bag, hindi ko na ulit mapapakita sa inyo, guys. So, na-disinfect ko na rin siya. Yung laman ng paper bag, ano lang siya, yung resibo at saka yung mismong case kung nasa nakalagay yung salamin at saka yung pinaka-cloth niya na panlinis. So, yun lang yung laman niya sa loob. So, ipapakita ko sa inyo guys yung itsura nung mismong case niya. Ganyan. Color orange siya na may nakasulat lang dyan na Sanispec Optical. So, yan. And, ano siya, iba yung texture niya guys. Parang may pagka-leather pero namakintab. Ayan, tapos naka-ukit lang yung kanyang pangalan dyan. Sobrang simple pero maganda. Malinis lang siya tingnan. And yung pagka-orange niya is yung magandang kulay ng orange. Hindi siya yung mapusyaw na orange. So, maganda. And pagka-open natin yan guys, ganyan lang siya. Parang color gray. Light gray. Ganyan yung kulay niya. And then, andito yung kanyang cloth. Yung kanyang pinakapang linis. Ayan. Na may naka-engrave lang din siya dyan na yun din, yung Sanispec Optical. Ayan. Naka-engrave lang siya dyan. So, ayun lang yung laman niya, guys. And then, yung mismong salamin na. Ayan. So, yung itsura ng salamin, guys, is ayan. Ganyan. Ayan yung itsura niya. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ito yung pinili ko kasi ito yung nakita ko na kakaiba yung ano niya, kakaiba yung design niya dun sa usual na nakikita natin na, o yung nagkaroon ako ng mga klase ng salamin na kung saan, dito yung pinaka bakal niya o yung pagkakadikit niya dito sa, instead na dito sa taas, dito siya nakalagay sa gitna, kung saan dito tatama sa may ano ng ilong mo. Pero itong isang to, dahil nagustuhan ko nga siya kasi manipis lang. So, manipis lang siya and then malinis dito. Wala nakalagay kundi itong pinaka-nose pad niya at saka itong nasa ibabaw niya. So, ito lang yung pinaka-connector niya. And then sa side, ayan, manipis lang din siya. Ang pinaka-nakalagay dito na style guys is cliff na white gold. Pero, kung ako yung titingin sa kanya, guys, papasa siya ng rose gold. Hindi ko siya makita na ano siya. Or siguro dahil sa reflection, parang hindi siya white gold eh. Para siyang rose gold, kung ako yung titingin. So, mas maganda. Kasi, bet ko yung mga rose gold. So, ayan. Tapos yung dito niya, parang light na brown. Na parang may pagka-rose gold nga din kasi kita mo rin yung metal doon sa loob. Yung pinagpalitan ko na salamin, yung sinabi ko na nagkaroon ng diferensya na pang-araw-araw ko ng salamin guys, halos ganito rin yung itsura niya. Yun nga lang, dito yung kanyang connector sa gitna. So, ito, medyo na iba yung ano niya. Pero ganito siya kanipis.
Hindi kagaya nung MCM ko na ginagamit na black siya, na makapal yung frame. So, ito, manipis naman siya. So, yan. Gusto ko rin yung mga ganito lang na frame, lalo na pagka yung pang-araw-araw. And then, mag-aanga siya, guys. Yun yung sinabi ko kahapon, mag-aang siya. And dito lang nakalagay yung meron siya ditong number. Hindi ko alam kung ano siguro yan. Code. And yan. Yung dito sa dulo, yun. Doon lang nakalagay yung kanyang model. Yung Cliff dito. Dito nakalagay sa kaliwa. Yung Cliff White Gold. And dito sa kabila naman, yung Sunny Specs. Yung pinaka brand name niya. Hindi yan nakalagay. So, ganyan lang siya, guys. And ayun nga yung kakaiba sa kanya, open tuloy siya dito, yung mismong ano sa ilong mo, and yan. And doon naman sa kanyang grado, guys. Ayan, ganyan yung mangyari sa kanya. Ayan, so wala kang makikita dito, and walang tatama sa ganito, which is okay, kasi yung nose pad lang mismo yung tatama, and then nandito yung pinaka-connector niya. So yun lang yung parang nagpa-unique dun sa style niya, unlike dun niya sa usual na parang dito lang siya nakaano. So, dito siya tataas. So, mas neat, mas manipis tignan. So, ayan. Kasi, pag everyday, lalo mo ginagamit, magaan siya. Masasabi ko na magaan lang siya. And then, yung sa grado, masasabi ko na tama naman yung grado niya. Kagaya din nung, yung feeling, at saka yung, linaw, pagkasuot ko siya, is kagaya rin nung, pinagayahan nga yung aking MCM na salamin. So, ayun, it's okay. Kasi, nasubukan ko na yung ano niya. Pero, hindi ko pa rin sinasabi, guys, yung ano ko ha. Yung sinasabi ko lang is yung based sa natanggap ko, na nakita ko na itsura niya. Kung masasabi yung ganda ng lens niya mismo, if hindi ba siya madali magasgas, hindi ba siya madali mabasag. Pero kasi, sa totoo lang guys, hindi kasi ako ganun kahiingat sa salamin. So, hindi ko siya lagi binabalik sa lagayan. So, mas gusto ko kasi yung madali ko siyang makukuha. So, hindi ako yung every time na ano, is ibabalik ko pa sa lagayan. Maliban na lang, if aalis ako, or ano, na kailangan ko siyang ilagay sa bag, dun ko lang nagagamit yung mga case nila. Pero, ayun nga. Wala pa naman akong salamin na nababasag talaga yung pinaka, ano, maliban na lang siguro kung may mga aksidente talaga na malaglag siya, so baka mabasag talaga, no. Pero yung iba naman na nababasagan ng kapraso or nachichip siya, wala pa namang nangyayari sa akin na ganun dun sa mga salamin na nagamit ko na. And ayun, okay siya. Kasi ang presyo niya is, kasama na yung pinaka-grado, guys, sa yung pinaka-lens niya, is 1,999 pesos lang. So, parang ito na yata yung pinakamura na salamin na nabili ko sa ganitong itsura at saka, ano niya, ganitong dating and all. Kasi, kalimitan kasi nabibili ko, guys, is yung kagaya nga nung mga, may brand kasi siya. Iba yung price ng frame niya, and then iba pa yung lens na ilalagay. Depende pa yun kung ano yung quality ng salamin na ilalagay. Yung meron yung nag-iiba ng color, pag nasa labas ka, and then pumasok ka sa loob ng walang araw, mag-iiba rin siya, and yung hindi siya nagpa-fog kahit na uminom ka ng mainit, and all ganun. Pero, ito kasi is hindi ko na ano kung ano yung kiniklaim nila dito sa salamin. Pero, meron ako kasing napanood. Scratch free daw siya, ganun. Pero, hindi pa natin mapatrayan. Siguro, pag ma-discover na lang natin pagka yung matagal-tagal ko na siyang nagagamit. So, sa ngayon, yun pa lang yung masasabi ko. Yung kanyang itsura at saka yung dating niya. And yung pagkakasunod nila dun sa grado na ibinigay ko na pinagawa ko sa kanila. So, ayun. All in all, ang masasabi ko is, okay siya. Okay yung price, okay yung itsura, okay din yung store nila. Ang problema lang is yung kagaya nga ng nireklamo ko kahapon, yung nangyari na medyo nagkaroon sila ng pagkukulang. Yung
Branch na yun. Kumbaga yung sa, kung saan kami nagpagawa. Which is yung sa festival nga. Pero, hindi naman yun sa lahat ng ano nila. And yung sa mismong salamin nila. So, sa mismong salamin nila, wala naman akong naging problema. Yun lang talaga sa pagtanggap or yung sa pag, ano, yung sa service nung pagpaprocess nila kung paano nila kung paano yung nangyari, yung pag-handle nila dun sa nangyari na hindi nila kaagad na-inform yung mismong customer. Kasi, naisip ko din kasi na buti na lang, hindi kami ganun ka-busy na nakaya naming sumaglit doon and okay lang kung walang nangyari sa lakad namin. Pero kasi naisip ko if kalimbawa ako yung customer na isiningit ko lang yung pagpunta doon dahil sa pag-asa ko na makukuha ko kasi nakaschedule na makukuha ko yung salamin or kailangan ko talaga yung salamin that day. Tapos pagpunta ko doon is wala naman palang makukuha. Paano kung nag-ano lang ako? Kasi tanghali ang schedule. So, kung lunch break halimbawa, sumaglit lang ako doon and then wala. So, yun. Magkakaroon sila ng problema sa ganun. Kasi baaring uminit talaga yung ulo nung kukuha. Pero, ayun nga. Kagaya naman ng sinabi ko, bukod naman doon is wala naman naging problema. So, wala pa rin akong problema sa kanila. Hindi naman yung sa tipo na madadala ako na magpagawa or umili sa kanila. Pero, depende pa rin syempre doon sa magiging performance nitong salamin pag nagtagal na, kung masasabi ko na okay and sakto sa presyo niya or mura siya para dun sa presyo niya, syempre tingnan ko pa rin yung tibay at saka yung ano niya pag nagtagal. So, yun lang guys, maganda naman. If gusto nyo magpagawa or ano, visit nyo lang muna kasi yung ano nila kasi nagpapabook na sila ngayon. Para hindi magsabay-sabay yung customer na pupunta sa store and ma-assist lahat ng pupunta if naka-schedule. Kasi hinahanapan din nila ng if nakapagpabook na online ganyan bago nila i-process or i-assist yung ano. Para rin ma-accommodate lahat and for safety na rin. So, yun. So, yun lang guys. Sana na intindihan nyo yung point ko kahapon and yun ngayon, yun lang yung masasabi ko na okay naman siya, wala naman naging problema aside doon sa naging problema na naayos din naman kasi sila naman gumawa ng paraan para hindi na namin kailangan bumalik ng store and yun nga, natanggap ko na yung salamin. So, ayun lang guys, thank you so much for watching and see you again on my next vlog. Bye!